Isa na namang bangkay ang natagpuan na nakagapos pa at nakasilid sa sako. Kinilala ito ng mag-asawang taga-Caloocan bilang ang nawawala nilang anak na binatilyo. Saksi si Victoria Tulad. Pamilyar na kwento na nag-iba lang ang mga tauhan. Minuman nila lagi yung anak ko eh. Isa na namang anak na ilang araw na nawala at patay na ng matagpuan ng mga magulang. Nakasako tapos nakatali yung kamay. Pagdating ko, sa malayo pa lang, sa suot pa lang kilala ko na yung suot. Yung anak ko talaga ang kumpleto ng patay. Sa gitna ng basura, natagpo ang nakasiksik sa sako at nakagapos ng alambre ang mga kamay ng bangkay na ayon sa mag-asawang Remesyo ay ang kanilang anak na si Michael. Naapakan nila yan, sabi nila may baboy na nakaano daw sa sako. E nakita daw nila may brief. Pero bago pa na lamang bangkay ito, Martes pa raw nila napansin ang sako noong kasagsagan ng ulang dala ng Bagyong Marin. Dahil malapit lang ito sa isang sapa. Based on our investigation, may possibility po na inanod po. Kakailanganin pa ng otopsiya para malaman kung paano ito namatay. At kahit kinilala na, ikukumpara rin ang DNA ng bangkay sa DNA ng mga Remesyo. August 25 nang umalis sa bahay nila sa Bagong Silang, Caloocan si Michael para mamasada ng tricycle. Sabi ng mga kaibigan, nakainuman pa nila si Michael madaling araw noong August 26. Nakapaghatid pa ng kabarkada at naigarahe pa ang tricycle. Naiwas siya na sa face. Tapos may nanatay daw, sabi, sino ba yung nanatay mo? Sabi niya, secret. Kinausap na rin ng mga pulis ang mga nakachat noong araw na nawala siya. Nag-check sa akin, uy, sabi ko, nahanap ka na, nag-aalala na yung mama mo. Sabi niya naman, andito lang ako sa ano ko, sa girlfriend ko sa face 10. Dulo, sabi niya po. Ayon sa ama ni Michael, nagtungo raw sa San Jose del Monte Police ang sinasabing girlfriend ng binata at sinabing September 1 sila huling nagkita ni Michael sa Obando, Bulacan. Sa ngayon, wala raw maisip na motibo sa pagpatay ang mga magulang ni Michael na inilarawan nilang mabait, malambing at palakaibigan. Gusto ko sana bigyan ng katarungan yung pagkabatay ng anak ko. Mangyayari sa anak ko, mangyayari din sa kanila yan, handaan nila yan. Mamamatay din kayo. Handaan nila yan, ang ginawa niyo sa anak ko. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.